ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ang pamamahala ni Diosdado Macapagal. Tinagurian si Diosdado Macapagal bilang batang mahirap mula sa Lubao, dahil anak siya ng isang mahirap na magsasaka. Isinilang siya sa San Nicolas, Lubao, Pampanga noong 28 ng Setyembre taong 1910 kina Urbano Macapagal at Romana Pangan. Nagtapos siya ng elementarya mula sa mababang paaralan ng Lubao, at ng sekundarya mula sa mataas na paaralan ng Pampanga. Nagtapos siya ng kolehiyo mula sa University of Santo Tomas. Nagkamit din siya ng pagkadoktor ng batas na sibil at doktor ng ekonomiya. Una siyang nagtrabaho bilang abogado para sa isang tanggapang Amerikano. Nahalal siya sa Kongreso noong 1949 at sa muli noong 1953. Siya ang may akda ng batas ng kalusugang rural o rural health law, at ng batas hinggil sa naaangkop na mababang sahod o minimum wage law. Nahalal siya bilang pangalawang pangulo noong 1957 at dahil sa paghahangad na magkaroon ng panibagong pag-asa, ibinoto ng mga mamamayang Pilipino si Diosdado Macapagal bilang panglimang pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1961 laban kay Carlos P. Garcia. Ang pamahalaan ni Diosdado Macapagal. Sa kanyang talumpati sa Kongreso noong 22 ng Enero taong 1962, inisa-isa ni Pangulong Macapagal ang kanyang mga layuning pangkabuhayan. Nilayo ng Administrasyong Macapagal na ipatupad ang mga sumusunod. Bigyan ng solusyon ang lumalalang suliranin ng kawalan ng hanap buhay. Magkaroon ng sapat na pagkain para sa mamamayan tulad ng palay at mais. Magkaroon ng higit na pagkakakitaan pa sa mga mamamayan. Mapataas ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasama sa mga unang binigyang pansin ang suliranin tungkol sa mga lupang sakahan. Noong 8 ng Agosto taong 1963, pinagtibay ng Kongreso ang Agricultural Land Reform Code o Reforma sa Lupang Pansakahan, na naglalayong mapabuti ang katayuan ng mga magsasaka. Ito ay inaprubahan at ipinatupad kaagad ni Pangulong Macapagal. Si Pangulong Macapagal din ang naglipat ng petsa ng Araw ng Kalayaan ng Bansa sa 12 ng Hunyo sa halip na 4 ng Hulyo. Kung ating gugunitain, ang pagpapahayag ng pagsasarili ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 ay ginawa ni Pangulong Roosevelt ng Estados Unidos na natapat naman sa Kaarawan ng Kalayaan ng Amerika. Ang 12 ng Hunyo taong 1898 naman ang petsa kung kailan ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang kasarinlan ng mga Pilipino. Para kay Pangulong Macapagal, marapat lamang na ang Pilipino ang magdeklara ng kanilang kalayaan. Sa kasalukuyan, ang 4 ng Hulyo ay ipinagdiriwang bilang Araw ng Pagkakaibigan ng Pilipino at Amerikano. Pinaunlad din ni Pangulong Macapagal ang Filipino bilang wikang pambansa. Ipinagpatuloy niya ang pinasimulan ni Pangulong Quezon ng Commonwealth. Ipinagutos niya ang paggamit ng wikang Filipino sa mga selyo, pasaporte, alituntunin sa trapiko, at mga memo at kasulatang pangdiplomatiko. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Macapagal, formal na naghain ang pag-angkin ng Pilipinas sa Saba. Nais ng Pilipinas na muling mapasa atin ang Saba, sa dahilang sakop ito ng teritoryo ng Pilipinas. Bukod doon, sagana sa likas na yaman ng Saba at maraming Pilipinong Muslim ang nakatira doon.
Pinamunuan din ni Pangulong Makapagal ang pagtatatag ng Mafilindo o samahan ng Malaysia, Pilipinas at Indonesia, upang mapanatili ang mapayapang pag-uugnayan sa pagitan ng tatlong bansa. Nakilala rin ang katatagan ni Pangulong Makapagal sa paglutas sa iskandalong ginawa ni Harry Stonehill. Si Stonehill ay isang maimpluwensyang mangangalakal na Amerikano, na gumamit ng salapi upang makialam sa pamahalaan at mapalawak niya ang kanyang negosyo sa Pilipinas. Siya ay pinaalis at pinabalik sa Estados Unidos ni Pangulong Makapagal nang matuklasan ang mga kaganapang ito. Sa administrasyon ni Pangulong Makapagal, tinanggal ang regulasyong kumukontrol sa palitang piso sa dolyar o ang de-control program. Para kay Pangulong Makapagal, magbibigay daan ang programang ito sa panunumbalik ng sigla ng kompetisyon at negosyo sa Pilipinas, hindi lamang sa pagitan ng mga Pilipinong negosyante at maging sa mga dayuhan din. Ngunit sa halip na makatulong sa krisis pang-ekonomiya ng bansa, hindi nakayanan ng mga Pilipinong negosyante ang kompetisyon. Minabuti ng maraming Pilipinong negosyante na magsara na lamang ng kanilang pagawaan. Dito nagsimula ang unti-unting paghina ng mga industriyang Pilipino. Dahil sa dikontento ang mamamayan kay Makapagal hinggil sa mga programang pang-ekonomiya, siya ay natalo sa halala noong 1965. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.